Isa sa ipinagmamalaki natin sa mundo ang Pinoy Jeepney. Pero dahil sa PUV modernization, tuluyan na kayang mabubura. Narito ang ikalawang bahagi ng aking special report. Isang tradisyonal na jeepney ang binubuo ngayon ng pinakasikat at naunang gumawa ng pampaseherong jeep sa Pilipinas. Ang Sarao Motors sa Las Piñas City. Pero ayon sa may-ari nitong si Ed Sarao, hindi na tulad ng dati. Special projects na lang ang ginagawa nila. Simula nang i-anunsyo ang PUV Modernization Program ng gobyerno noong 2017. And how does that make you feel, at least as one of the original manufacturers ng jeep? Well, right now, we're trying to survive talaga. Nagsimula sa maliliit na jeepney ang Sarao Motors noong 1953. Hango ito sa mga naiwang sasakyan ng Amerikano noong World War II na Willys Jeep kung tawagin. Dahil sa diskarte at husay ng mga Pinoy, nagawan natin ito ng sariling versyon, pangunahing transportasyon na tatak Pinoy. Mura pero matibay ang tradisyonal na jeepney ng Sarao. Di aabot sa 1 milyon ang presyo. Abutin man ng 3 hanggang 4 na dekada, kayang-kaya pa rin umarangkada. Kaya wag naman daw sanang tuluyang i-phase out. Noong 2018, nakagawa na ng modern jeepney prototype ang Sarao. Yun nga lang, nasa 2.6 milyon pesos ang presyo. Andito tayo ngayon sa prototype ng modern jeep ng Sarao Motors. Makita nyo naman, maluwag siya, meron ding aircon, meron ding CCTV at kaya niya ng 30 na pasahero. At katulad ng traditional na jeepney, harapan yung mga pasahero natin. May kamahalan daw pero pwede pa itong mababaan kung matutulungan sila ng gobyerno. Bigyan ng ang mga local manufacturers ng incentives na maganda. Tapos sana ituro din ng government kung saan kukuha ng mga sources at saka technology na gusto nila. Hanggang ngayon wala eh. Ang isa pang kilalang local manufacturer na Francisco Motors. Modern jeepney na tatak Pinoy pa rin ang disenyong ibinibida sa halagang 985,000 pesos. Ang presyo natin, napababa natin sa ganyan. Because first, we are transferring to a special economic zone from our Las Piñas na plant. Meron tayong tinatawag na mga fiscal and non-fiscal incentives. So when we import raw materials, capital equipment, duty-free. Patuloy pa rin ang pakikipagdialogo ng Francisco Motors at ng iba pang manufacturers sa gobyerno para sa huli, hindi talo ang tatak Pinoy at pangmasang jeepney sa modernisasyon. Sa ngayon, mayroong 230,000 pesos na subsidy ang gobyerno sa bawat jeepney unit na kanilang magagawa. Ibang incentives, meron ba tayong kinoconsider, Chairman? For the LTFRB, yun lang po pwede namin ibigay. But we are looking into the other branches of the government, like probably po in terms of taxes. Baka po pwedeng may bigay po ang gobyerno sa kanila. Traditional na jeepney at modern jeepney. Parehong may maipagmamalaki at parehong kayang umarangkada. Pero bakit nga ba kailangang maiwan ang isa? Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.